It's a lane game for Signal Ultra. Meanwhile, it's again the aggression game na magbumula sa Bren Ipro. Kumbaga, steady lang tayo sa lane habang itong Bren, gagamitin lang yung galaw nila, yung kanilang aggression, sabay rotate. Rotate cat lanes. Sigurin natin kung sino mas magiging effective. Ito yung maganda eh. Yung magpapakita ng kanya-kanyang style tong dalawang El Clasico teams na totoo. To. Yun ang pinaka-inaabangan ng lahat. Tsaka parang exciting talaga eh kasi nagulat din yung Bren eh. Ikaw na nagsabi nito yung kilay ni Doc Ribo ay parang sabi niyo wala to sa mid ano sa Reseta. Parang hindi ko to nilagay sa ano sa things to buy ah. Hindi ka nagbasa-basa sabi dito. Oo, sabi niya ako. Hindi ka nagbasa-basa dito. Kanina pa naman Prof B, since kasama ko sila sa taas kumakain ako. Nag-uusap pa yung dalawa kasi talagang magtropa na yan eh. Naglolokohan lang yung dalawang yan guys. So, I mean nagjo-joke pa si Doc Ribo, bigyan nyo na sa amin yung first pick. Parang ganun. Nagjo-joke pa sila ng ganun. So talagang may plano itong mga teams doon sa first pick na yon. Pero unfortunately, Signal Ultra nakuha nila. Pakilala na natin, Sir Prof B. Okay, si Signal Ultra Warriors on to the blue side. Gagamit dito ang Gatot para kay Eson, Pew for the show, Disanya sa kanyang Alice, Yaku sa kanyang Claude, at D sa kanyang Akai. Eto naman, EJ will be using up the Minotaur, Yel Hayes as the Franco, Coco will be using the carry, Yuji as the Lunox, and wow, Ribo will be using the Esmeralda. Uy, medyo, ano nga, si Ribo nga talaga gumamit ng Esme dito, and good zone out para sa laning Neto, yes. Yaku, and Eason. Kakaiba, hindi ganun ka-aggressive. Usually, pag nakikita ko gumagamit ang Bren Ipro ng kanilang Minotaur, nag-German cut yan eh. Oo, nagka-cut. Nagka-cut yan eh. Pero ngayon, hindi sila ganun ka-aggressive. Yes, yes. And wala tayo nakikitang invade or somehow contest reset coming from Franco. Yeah, parang ang nangyari nga dito, both of them playing it safe eh. Going for their usual switch lanes, as we can see. Yeah, Eason and Yaku, Alice and Akai. Meanwhile, Coco also going to the mid lane. Isang viable din na isang na mabilis mag-spam using the first kill ang isang carry dito. Kakaiba to ha. Talagang nagbabasahan. Pansin mo, yung sinasabi mong play safe, oo. Nakita mo tumahot na si Kari nasa bush, nagtatago lang siya, pagtawid, tsaka lang siya bukuna sa labas. Main. Oo. So, ganun sila ka, ano, ka-play safe. Ka-play safe as of now, knowing na nakataya dito yung scoring, di ba? Kumbaga sa boxing, tumatakbo lang muna. Tamang takbo wala muna. Tinatansya-tansya. Walang power punches. Oo, kung may magja-jab, pwede naman. Tama. Kumbaga nagpapainit lang. Nag-shadow boxing muna. Su-su-su-su. Oo, nagaganon muna. Sa tingin ko, mangyayari itong malupit na clash natin sa pagong. And of course, kapag nag-level 4 na. Kasi sobrang kilala nung dalawa yung isa't isa eh. Isang pagkakamali mo lang, basang-basa ka dito, Kuya Prof. Yan. Alam nila, medyo ahead sa level itong dalawang to ha. Pwede nilang gawin to anytime. Mukhang anong gagawin nila. Ayun, naispatan na nila. Alam na nila towards sa turtle ang rotation ng side ng Bren Ipro. Nako. Tinan mo si Pew. Hindi no. Nawala. Mukhang setup to. Yeah. Tamang hinala lang siya dito. Eto na. Ang galing eh, no? Talagang kapisado eh. Alam nila kapag kulang yung isa. Boom! Pero okay, that will be the first turtle of the game going to Bren Ipro. Bren Ipro. Eto, tamang talbog lang dito. Hook City na naman. Sabay placing duet. Maaga sumama dito si Claude. Yaku! Sumabog si Yele. Sino ba susunod dito? Another dead one para sa side ng Bren Ipro. Hindi pa tausang pakbakan. Coco running for his life. Bang na naman ba? Grabe naman sa isang pagong. Naubos ang apat. Sinet up nila sa pagong. Kumbaga, it's a trap. Malika ng eskinitang pinasukan. And alam naman natin usually, yung side lanes ang binabasag. Ito, mid agad. Pasok. ML na ML. Ito. Yeah, tama kay. Pasok kagad. And of course, EJ dito, actually, mahirap mag-minotaur minsan eh. Kapag yung, hindi mo alam kung go-go ba kayo, or mag-out ba kayo, lalo na kapag buo mo na yung fury mo, di ba? So unfortunately, para dito kay Kuya EJ, unti lang yung nahuli niya nung Minuan's fury, and that isa lang. And that created the space for Signal Ultra to go in. Again, ang dami pumapasok dito Signal Ultra. Gatot, Katcha, Alice, Joe. Going inside pumapasok talaga. Pumapasok yan lahat eh. Talagang ano sila, the jumper team. The team jumpers. The jump brothers. Oo. Diba? Parang and, ganun eh. Kita mo naman, hindi nila po problema. And mind you, yung si Yaku. Oo. Claude jump, pero as early as now, tinalo niya to get yung racing duet.
sumasama. Oo, oh, eto na naman, wala coming from D. Matutunan na naman Blazing Duet. I like it, pero eto papasok ata dito, ladies and gentlemen, Alice with the flowing blood. Pero Yaku, going in for the basic attack. Rebo goes for the second skill. Yaku will just be my out as Yuji will be the one remaining. There's the taunt na magmumula kay Esan dito. Desanya falling low also as well. But the Hook City mula kay Eli Hayes ang sinalubong, ang sasalubong. Ay nakabang na lanseta sa Esquinita. Sa Esquinita. And Doc Rivo surviving the potential death sa bandang top lane. Bawi agad ang Bren E. Prop B. Bumaliktad. Kanina kinuha niya kung apat. May bisigan lang namin kayo. Oo nga eh. Yan. And a good spacing niya na nakuha. Oy, ito na naman sinasabi natin. Way of the Dragon. Aliyup combination. Sabay, wall lang kay D. Aliyup. Walang galaw-galaw, sir. Parang way to LeBron lang. Oh. Parang way to LeBron lang. Nice. Hindi na kailangan ng hook kung meron naman kaming kick na magmumula syempre dito kay paring Pew. The SIPA kick is on. Is on. Men, Prop B, ang init ng laban natin, ha. Lamang lang ng bahagya ang Signal Ultra. Pero imo, ha, 700 lang yung kalamangan nila. Nakabawi kagad yung Bren E-Pro sa top. Oh. Very patient doon si Doc Rebo tsaka si Yuji sa kanilang positioning. Never silang nagpuwersa na papasok. Hinihintay actually ni Rebo na mag-BMI in si paring Yaku sa kanya kasi wala pa naman damage ang cloth sa early naman, game. Wala pa naman damage pero kita mo naman pagkakailangan italon at gamitin na natin. Huwag tayo nagtitipid. Tama. Another pagong is up. Mukhang eto na naman ang bakbakan na naman. Di, tama tansya, shadow boxing nga naman, they want to reset, I think. Tansyaan lang. Tamang bell lang, tamang ano lang, tamang chillax lang. So, medyo nagpatikim lang ng bahagyang Bren E-Pro dito. As we can see, ladies and gentlemen, in the top lane, namumula na kagad ang tower ng Bren E-Pro. Yaku can actually go for this push. Nagback na ng onti si Doc Rebo. Gusto niya na ata sumali sa gera as Coco will be completing his endless battle. Hindi masyado umaangat dito si Carrie, ha? Si ano dito, si Coco. Ha? Oo. Kasi inaantay niya, lumabas sa mapa si Chu. Yes. Inaantay niya doon, and kung okay naman, pwede na kanya-kanya ditong entrance. Alam nila, pag nagdikit-dikit, pinrock na nila dito, Way of the Dragon, nasa na wall lock, hinahanap natin the usual combination, Slam Dunk to Fang! Slam Dunk to Follow, pero nakuha ng turtle dito, is Mr. Consistent, Yuji, Blazing Duet, pero mamatay dito si Eli Hayes, tapos siya ako mag-BMI in, pero Mr. Consistent, Yuji, tamang hits lang, pero ang lumalaman pa din ay ang Signal Ultra. Si Yuji medyo sinusunog-sunog dito ni Yaku. Oop, tamang orb lang pero apat ang nakabang sa'yo. Grabe yung ginawang setup. Ang gusto ko yung kalat-kalat nila. So hindi alam ni Mino ano, dagdag-dagdag na ba ako? Tsaka parang anong nangyari, si Kuya EJ naligaw siya, napaligiran siya. Napaligiran. Kung sabi ng Signal Ultra, napapaligiran ka na namin. O, sumuko ka na kagad. Sumuko ka na, baka na na-corner siya dun. Baka na na-corner. Anong nangyari, Signal Ultra, sa sobrang kilala nila, yung laruan ng Bren E-Pro, alam nila na nandun lang sa bush. Si Kuya EJ, na spider sense nila. Na spider sense. Talagang ano ba, nararamdaman ko nandito. Uy! Pagka, tsaka yung pagkakita doon, yung pwesto dito ni Pew, from the backline, sabay yung sinipa papasok. Inahantay ko pa kayo wall lock eh. Kami parang hindi na eh. Parang hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Pero, props pa rin sa ginawa doon ni, ano, ni Pew. On point yung pagsipa niya, yung alley-oop combination niya. No? Tignan natin kung ano magiging sagot dito ng Bren E-Pro. Yes, kailangan dito siguro ng Bren E-Pro na magandang hook city magmumula kay Eli Hayes to set up the fight dahil hindi nag-work ngayon yung 5-on-5 rumble na hinahanap nila. Yun ang hinahanap nila. Oh. Tsaka yung positioning dito ni Carrie or ni Coco mismo, kailangan yun ang pagmaslan niya sa susunod na clash. Totoo. If ever. Ayan, totoo. Nakakaramdam ako, Bren E-Pro, kinukol nila, wag muna tayong kumlash. Twice na tayo medyo tumagilid sa ganung bakbakan. Correct. Tamang firm na tayo. Asahan muna natin si Carrie dito. Asahan nila si Carrie, asahan nila si Yuji. And mind you, Sir Prop B, ang hirap din kapag dun sa 5-on-5 rumble na hinahanap ng Bren. Bakit? Nandyan si Eson. Oh. Eson Esports with his ultimate na pwedeng manggaling mula sa malayo. Plus meron pa siyang taunt mechanic na pwedeng makasira sa clash ng Bren. Sa Ebro. Positioning. Oh. And once na taunt ka, automatic, free hit. Hindi ka makakatira kung sino mo gusto. May focus fire. Ito pa, mahirap dito. Carry, hiwalay. Tapos mamamain lang siya dito ni Pew. Ni Pew, oo. Oh. Talaga, tao-taong labanan dito. Trap against Carry. One is one. Ito na sinasabi natin, buwe-buelo, Pew. From the backlines. Tama. Oh!
Hook City, medyo nag-miss lang si Dumaplace, Pero nagbaligtad pala, no? Hook City tsaka Iron Legs. Iron Legs. Kabaligtad. Oo nga, no? Sinabi natin yung Choi yung mapupunta sa Bren. Pero yung tapos yung Franco yung mapupunta sa Signal Ultra. Pero tignan natin ang laro ngayon, ladies and gentlemen, nabaligtad na ng Signal Ultra, yung kalamangan kanina ng Bren E-Pro. Oh, eto na! Na-hook dito na napakatindi. Mukhang hindi ka na makakatalon dito. Eson, slam dunk! Pero, uy! Eson Esports! Calculated! Grabe naman! Calculated. Binait lang. Jabated lang. And BMI out para naman dito kay Yaku. Basag-basag lang. Sa ganung iglap, good space, balance yung laning ng creeps dito ng Signal Ultra Warriors. They need to break the puzzle. Tama ka, na space created pa dahil doon. That was very unfortunate for Bren E-Pro. Sinabi natin to kanina eh. Eson yung parang, siya yung parang mag-disengage sa laban. Kaya nagkaroon ng 5-on-5 clash. And medyo makunat pa siya right now. Ilang tao yung humit sa kanya doon? Tatlo pero, na humit doon, pero hindi man lang siya. Muntikan lang. May mga point 72. Point 72. Pero kung naka-normal pa yun, dead ball na si Eson. Pero calculated. And ladies and gentlemen, that was very crucial dahil isang magandang opening sana yun for Bren E-Pro. Oh. Ngayon, ano pwede nilang gawin? Kailangan nila mag-reset. Kailangan nila ng isa pang ganon. Isa pang hook, then mapanish nila kagad. Kasi right now, hindi nila mahanap yung 5-on-5 na gusto nila. Hindi nila alam yung position dito ng hero. Tamang talon dito si D. Okay. Tamang taunt lang muna. Tamang nakikita nila yung vision. Ang magandang setup na pinapakita ng Signal Ultra Warrior, pinipressure nila yung top, ang position ng Lord ay nasa bottom. Oo. So kung sakali mamimili sila, objective ba tayo sa tower or objective sa Lord? Yan ang malaking problema nila. Tama ka dyan, depensa ba o opensa? Yun ang tamang-tama na sinabi mo, Sir Prof B. And ang galing ni Pew dito, kakasabi mo lang, ang target niya ngayon ay si Kari. Si Coco. Medyo pulado pa si Coco doon. Pulado ata si Pew. Pero ito, mamamatay na ata ang Lord dito. That's a free Lord. Tinan mo, nakikipaghabulan lang dito. Grabe. Kita mo, space created na naman para sa side ng Signal Ultra Warrior. Pinakita lang na kunwari lang naman daw, pipitasin ko si Coco, pero tutuloy namin yung Lord. Debated na naman, na-eats a trap, nasa psycho dito, ladies and gentlemen, ang Bren E-Pro. Tama kay. Dalawa yung pipiliin mo eh. Yung tore nyo ba o yung Lord? Well, again, this is just a level 1 Lord. Level 1 Lord. Sinabi ng Bren E-Pro, sige, bigay mo na level 1, madali lang naman yan, patumbahin. Pero still, yung pressure ay nasa side ng Bren. Uy! Double lock dito kami from Signal Ultra. Okay. Tumawal na dito si Atsi Tropag, si EJ. Nagpatalbog na dito! Oh, grabe, pumasok si Rebo dito, ladies and gentlemen, the Rolling Eason! Star Moon. Ang pagkakamali! Yun ang inihintay ng Bren E-Pro ngayon. Bren E-Pro, nakita ko na kalakasan nila. Overextend. Yun ang inaabangan ng Bren E-Pro. Then dahan-dahan natin ibabalik yung momentum sa atin. Yes, diba? And unfortunately for D, ang ganda sana nung ipit niya, kaso walang follow-up from his team. Masyadong damage. Malayo, ladies and gentlemen. And that was the perfect, sabihin natin, perfect Falling Star Moon mula kay Doc Rebo. Kompleto with receipt. Binagsakan ng tala. Hindi pa lumuluhod ang tala doon, pero swabing-swabing pagbagsak to ng tala, pumutok ang Signal Ultra Warriors. So, ito na maganda dito. Knowing na download kings na naman tong Signal Ultra Warriors, alam na nila yung nangyari. Yung overextend natin, nag-payoff ang nangyari doon. Sinama tayo dito, tatlo nakuha sa atin. Hindi natin nakuha lang nila dito yung objective na mid. Totoo. Which is kaya pa nila kumuha on top kung sakaling maganda yung pasok nila doon or follow-up coming from Akai or KD mismo. Ayan na naman, nagkakabakbakan they trying to hold EJ. EJ being aggressive na naman. Si D, ang kulit nito. Talagang gagalitin lang niya, tapos alis na ako. Well, yun ang pinaka-main trabaho siguro ni D. Talagang maging bait lang for his team and hope for the best na ma-follow up kagad. And team Bren E-Pro, very patient din. As well, Sir Prof B, alam din nila, you don't overextend if you're up against Bren E-Pro. Then, these guys, alam nila kung sino ang focus fire. Ano na yan eh, kumbaga naka-auto-lock, kahit walang auto-lock, may auto-lock sila. Look at Pew on how he plays yung laning creeps niya dito. Oo. From the top, nag-recall siya doon kasi wala siyang vision sa mga hero. Totoo. Babalik na naman siya doon. Yeah. Ganong kapuisit yung ginagawa niya. Pressure lang ng pressure. Tapos, ang mangyayari, Bren will react sa lane ni Pew. Yes. Sa doon dito sa ating show. Yeah, ang nangyayari dito, na napipwersa yung Bren mag-react, na napofall sila sa bait.
ni paring Pew. And ngayon, ayan na, kailangan nila makuha ng kill. Parang ganyan. Eto, pumasok dito yung Avatar of the Guardian ni paring Eson. Pero grabe naman yung mga ano. Talo na the Jam Brothers. Pero eto, Coco, nararamdaman na ni Eson. Hindi na pala nagbibiro ang damage dito. Oh my. Tamang punch-stone step lang dito. Medyo nakakaduktungan na dito. Bang! D is down. Tamang galabog. Kung kahabulin ba si Tisanya. Orb in! Okay, mukha na orb in. Pero mukha pala ito sila kaagad. Ladies and gentlemen, kahit surprise. Tisanya! Is a GG! Mula kay Tisanya na naman! Coming in from Navi! Grabe naman si Tisanya doon! Ubos! Grab on point yung kanyang blazing duet. It's a JJ! It's a JJ! Design niya dito, sabi niya, it's a JJ! Papasukin ko na kayo ng blowing blood and ng blood on. Never done that in the history of ML! Signal Ultra Warriors, ladies and gentlemen, with the Alice play, grabe, securing the game number one. Alice play once again.